Major Magsalos, pasok ka ng 38 caliber dito sa kongresong ito? Pinipresent po sa court kasi under ano po yun eh. You are destined, right? Yes, Your Honor. Why did you bring a gun in the House of Representatives? Kahit kami mga congressman, hindi kami nakakapagdala ng baril dito. Nare-reveal pa na yun ay for evidence purposes. Mariano, I think you are a disgrace to the Philippine National Police, especially to the officers' corps, especially to the high-ranking officers of what you did. Obvious po na nagsisinungaling ka. Obvious na obvious po na pinagtatakpan ka, pinipilit itong mga tao mo sa ilalim. Pag tinatanong sila kung kaninong kasalanan, ayaw kang ituro. Eh pare-pareho naman ho kayo mawawala sa serbisyo. Natatawa na lang nga po itong mga senior officers na mga kasama niyo ho dati, si Colonel Busita, ngayon ay congressman, si General Anim na nakakulong sa baba. Gusto siguro nilang magkaroon ng party sa baba. Why don't we, I suggest, isama na ho ito simula kay General Mariano at iba pa mga officers. You know, and I read that Major Magsalos, that you have brought, is this true, General Magsalos, in accordance with what I got? Nagpasok ka ng 38 caliber dito sa kongresong ito? Yes, Major Magsalas. May nakuwang 38 caliber. Negative, Mr. Chair. Nung last hearing? Mr. Chair, hindi po ako yun, Mr. Chair. So, hindi ikaw yung may dala ng 38 caliber? Wala po, Mr. Chair. So, we are inviting our LSB, no? Para to find out, no? Yes, Mr. Chair. Yung veracity ng report. So, sige, you are raising your hand. Mr. Chair, may... Yes, go ahead. Ako po yung, ano, yung... nagdala nung ano caliber 38. Bakit may dala ka ng ebidensya po 'yun na ano pinipresent po sa court kasi under ano po 'yun eh. You are destined, right? Yes, Your Honor. Why did you bring a gun in the House of Representatives? Kahit kami mga congressman, hindi kami nakakapagdala ng baril dito. But you, an invited resource person, have bring a gun inside the House of Representatives. Ha? Huh? Bakit ka nagdala ng baril dito? Kahit na sabihin na natin na yun ay ebidensya. Saan ebidensya yun? Your Honor, na-restrict po kasi ako sa ano sa custody po ng NCRPO. So, umaatin po ako ng hearing. Kaya naisipan ko na pong dalhin doon kasi hindi na po ako makauwi sa bahay. Have you reported that sa gate? Na yun ay ginagamit sa ebidensya? Yes, Mr. Chair. Have you reported that? Yes, Mr. Chair. So, in a while, we'll be asking the PSB kung yun ay talagang sinabi mo doon sa report sa amin. But that worries us, ha? Sige, Congressman Akop. Saan galing yung baril na dala mo sa bahay ninyo? Ebidensya po yun, sir, na ako ang may custody. Hindi mo naman sinasagot yung tanong ko, eh. Saan galing yung baril? Kasi ang sagot mo kanina, hindi ka na makakabalik sa bahay. So, saan galing yung baril na yun? Sa bahay po, Mr. Chair. Ebidensya na sa bahay. General Tatis, is that in accordance with the rules? Hindi ba pag-ebidensya, nandun sa evidence custodian, sa evidence room? That's correct, Your Honor. And that is the thing that I will have to look into, especially that before they were on house arrest here at House of Representatives, they were under the custody of the regional headquarters, particularly at the regional headquarters support unit. Naka-restrictive custody po sila doon, Your Honor. So, ang ibig lang sabihin nito, yung baril na ebidensya, ay naiuwi pala ng mga polis? Okay, kaya nga, naiuwi din niya yung 27 million eh. Hindi, pinabasa ko kasi nag-worry ako, nag-report sa akin yung PSB na sinasabi yung barrel na ipasok. Actually, nakalusot sila sa ano sa entrance. But nung dinadala na sila sa detention, doon nakuha yung 38 caliber. And now, nare-reveal pa na yun ay for evidence purposes. Now, galing sa bahay, dala mo. So, hindi ka ba mag-iisip? Di ba? Anyway, antayin lang natin sa PSB. So you wanted to speak? Sige, less than. Mr. Chair, nung kailan lang po, last week, LSP. Umatin po ako ng hearing, Mr. Chair. Dala ko na po siya nung umatin ako ng hearing. Tama.
No. Again, I didn't get it. Come again. Mr. Chair, may expected kasi na hearing ako inatinan sa so kaya naisipan ko nang dalhin sa ano sa custodial facility yung ebidensya para hindi na po kasi ako makauwi, Mr. Chair. Okay naman yun, wala tayong problema doon. But the mere fact no that ano evidence is part of the custody what do you call that? Unit nyo, dapat andun yung barrel eh, di ba? At any rate, so we'll be before we act on the motion because we're just waiting for another ano congressman. So gusto ko na malaman dun sa ano sa ano, sorry, kay Richel Morales. Yes po. Kilala mo naman yung mga Chinese ano dun, di ba? Mga boss mo, di ba? So you know about the Rolex? Rolex na relo po. Nung suot nung boss mo? Di po ako familiar. So wala kang alam dun sa Rolex? Wala doon yung pera. So now, I'm asking you, asan yung pera? Demokrito. Yun ano, ang pagkakaroon ko, nandun lang po sa, ano, sa DSOU office po. Hindi, sabi nga ni General Mariano, wala doon eh. Kanina eh. Yun po ang pagkakaroon. So sinasabi mo, nagsisinungaling si General Mariano? Hindi ko rin, hindi po. Hindi, sabi mo, wala sa hotel. Oh, sabi mo, nasa DSOU. Okay. Sabi ni General Mariano, wala sa DSOU. So sino nagsisinungaling? Ikaw o si General Mariano? Sino nagsisinungaling? Ikaw o si General Mariano? Ang instruction sino nagsisinungaling? Ikaw o si General Mariano? Yun ang tanong. Hindi po ako, Your Honor. Sino nga? Hindi ko po alam, Your Honor. Sabi ni General Mariano kanina, wala doon. Siya lang nagsabi dito. Ako hindi ko nga alam na wala doon. Akala ko nandun eh. So, sabi niya, wala doon. So, sino nagsisinungaling? Ang instruction po sa akin, Your Honor, yung pong sinungaling. Hindi mo na. Pakisagot mo lang yung tanong. Sino nagsisinungaling? Ikaw o si General Mariano? Sa ranggo ko po, Your Honor, hindi ko po kayang direktahin ng ganun po yung ganyang kataas na official po, Your Honor. Pasensya na po. So, ikaw nagsisinungaling? No, Your Honor. That's then. So, wala yung, yes. Wala doon sa kay General Mariano, wala sa DSOU, wala sa SPD yung pera eh. Sabi nyo, nandun. I have no idea, Your Honor. Ganun din, nasasabihin yes, mo. Pareho rin kayo ni ano, Demokrito. Yes, Your Honor. Kailan binili ang Bolt, Colonel Guevara? I cannot remember the particular day, Mr. Chair, but ikaw bumili, hindi mo alam kung kailan. Yes, sabi mo 29,000 yun. Yes, Mr. Chair, I think that was Tuesday, Mr. Chair. On that day, if I can may recall, Mr. Chair, bakit mo binili yung Bolt para doon sa pera may paglalagyan? Yes, Mr. Chair. Okay. So, kung wala pa ang Bolt, saan ilagay ang pera? That was I instructed them to put it in the investigation room. And sabi nga ni General Mariano, wala yung pera doon eh. Andun po, Mr. Chair. Oh, sino nagsisinungaling? Ikaw o si General Mariano? I don't know, Mr. Chair. But my instruction was to put it in the investigation room. At sabi ni General Mariano kanina, pati ang 4.6 wala doon sa ano. Sa... It was there, Mr. Chair. Okay, so sino nga nagsisinungaling? I'm just standing on my own, Mr. Chair. I'm telling what's my personal knowledge. But I cannot point finger kasi sino nagsisinungaling, Mr. Chair. But I am... speaking on myself, Mr. Chair, that it was there, Mr. Chair. Okay, we have given you the chance, ano? Sinasabi yes, na namin sa inyo, ano? We have given you the chance. Now, the chair would like to recognize Congressman Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. In reality, Mr. Chairman, I think all these people are lying to their teeth. Kahit napitpitin mo pa yung agbols na mga ito, hindi aamin ito because they want to save their faces. But anyway, I just want to have one question before I will make my final statement to Mr. Chair. Okay, go ahead. I will address this to Major General Nartates. Sir, ano po yung standard operating procedure ng chain of command? Like Colonel Guevara, alam niya na mali yung instruction ni General Mariano, who is his superior. What will he do next? Kung alam mo na mali yung instruction sa'yo na superior, will you go to the higher level, to the next ranking officer, higher than General Mariano? Can you tell us, please? Can you enlighten us all here? Tama po yun, Your Honor. Kung merong utos na illegal or merong utos na in conflict with the certain policies or procedure, ay dapat magreklamo siya either sa superior officer niya, direct superior, or he can go up.
So, Superior Officer General Artates is a Superior Officer, yes, General Mariano, dahil under sa DSOU, tama? So, meaning to say, eh, mali yung instruction sa kanya ng General Mariano. Pwede ba siyang dumiretso sa iyo o sa deputy mo, deputy head ng NCRPO or sa iyo mismo? Pwedeng dumiretso sa akin or sa mga kasamahan ko sa regional headquarters, Your Honor. Alam naman po ito, General Narcates, na lahat ng mga officers natin, ano po, ng PNP, pagpasok po nila sa service, ito po yung tinuturo, yung chain of command. Tama po ba? Tama po yun, Your Honor. But in case of, in cases na ganito, na involved mismo ang iyong superior or direct commander, pwede kang pumunta sa level ng next level after your commander, Your Honor. Pwede ka rin hindi mo nasundin because alam mo na mali yung instruction. Tama po ba? You won't get in trouble if you don't follow that order. Tama po ba, General Artates? Tama po yan, Your Honor. Now, Mr. Chair, I would like to direct now my statement to General Mariano. General Mariano, I think you are a disgrace to the Philippine National Police, especially to the officers' corps, especially to the high-ranking officers of what you did. Obvious po na nagsisinungaling ka. Obvious po na pinagtatakpan ka, pinipilit ito mga tao mo sa ilalim. Pag tinatanong sila kung kaninong kasalanan, ayaw ka ituro. Eh pare-pareho naman ho kayo mawawala sa serbisyo. Natatawa na lang nga po itong mga senior officers na mga kasama niyo ho dati, si Colonel Busita, ngayon ay congressman, na si General Acop, na ngayon congressman na rin. You guys are all lying. Mr. Chairman, I hate to say this. You know, parang binabastos ho itong committee mo. Kaya, if you would, Mr. Chair, and I don't know if our other congressmen here, our members, committee members, would agree with me. Sir, let us cite these people in contempt. Siguro nalulungkot yung anim na nakakulong sa baba. Gusto siguro nilang magkaroon ng party sa baba. Why don't we, I suggest, isama na ho ito simula kay General Mariano at iba pa mga officers para magkaroon sila ng party mamayang gabi. Magparty-party sila doon hanggang sa ma-realize nila nagsisinungaling sila. Because wala ho eh. Walang patutunguhan. This investigation is not going anywhere because they're really lying. May mga testigo na ho tayo, ayon pa rin magsalita. So, if you would, Mr. Chair, I would like to cite in contempt these other officers kasama si General Mariano. I hate to say this, but we don't have a choice, Mr. Chair, para hong binabastos ang committee mo, pinaglalaruan, pinagtatatawanan. Akala siguro, mga batang paslit tayo dito sa Congress. So, we have to teach them a lesson. Recognize, Chairman. Chairman, before I second the motion, let me clarify if who are those specific PNP officers that will be cited in contempt in today's hearing. As per motion of the Honorable Donfo. Yeah, so we will be more specific on the motion of Congressman Arwin Tulfo. So the motion is to cite in contempt General Mariano and Colonel Cabradilla. Yes, so there will be a motion. But before we act on that motion, because I have got a copy of the report of the PSB, LSB, yung pong ating kustudyan ng ating pong House of Representatives.